TV vlog, shout out. Subscribe natin. Ayan, salamat po Kuya Balsal Tospatuloy. Ayan mga kabulan vloggers, medyo madilim na kasi gabi na. Ayan, napunta ako sa kila mama, tapos may emergency doon, yung kapitbahay namin doon, si Lola ko rin. Pupunta natin sa mga niyo ako kasi yun, kailangan ng sasakyan. So walang makuha ng sasakyan. So gamitin ko lang yung sa akin. Dadalhin doon sa ospital kasi nagsusuka yung si Lola ko rin. Ayan, mag-isa lang kasi siya doon. Tapos pero, ang kasama niya doon yung ano, yung mga kamag-anak. Yung kamag-anak niya, lagi ding wala kasi nagpapatay ng waiting. Ayan, samahan niyo ako, punta natin sa ano, dali natin sa Pawa. Medyo gabi na ako kasi ano na ngayon eh. Mag-alas 10 na, grabe. Napadaan lang ako doon, buti napadaan ako. Siguro ito yung hinihingi ng pagkakataon. Ayan, samahan niyo ako. Mga ka-vlog, mga kabulan vloggers. Ayan, mga kalingap. Ayan, medyo madilim na talaga. Nandito na tayo sa location. Ayan, ayan, nandito tayo na sa ano, bahay ng lola ko rin. Ayan, tapos daw lagnat ni ano, ni lola ko rin. Ito yung bahay nila. Dating bahay pa to. Ayan, pag naulan, natulog dito. Pag naulan, nagtuturo ha. Natulog. Kasi may ano, tagpi-tagpi na. Ayan, sa mga kita po nitong video, sana matulungan natin si lola ko rin. Yeah, may kalintura, lagnat. Oo, may lagnat talaga si lola. Turog. Turog. Mainit pa, eh. Mainit na? Hindi naman masyado. Eh? Hindi naman masyado. Paubo lang niya. Sigipan suka niya. Sigipan suka. Wala na di man lang na suka. Sigipan niya suka. Di tatawad kay kung maglain naman ang pamati. Eh, ay nakaparahiwaga doon o, bungguan mo. Turog. Ayan. Pira na yung kataon si lola ko rin? 59. O yan, si lola ko rin 89 na po ang edad nito. 92 naman ay. 89, 92? 92. Kay March 11, kay 1931. 92, na pala ang edad ni lola ko rin. 94 siguro ang 44. Ang 52 si May. Ito yung sitwasyon niya dito. Oo, ano na yun, 92. Si Richard, nagkukontak man dito eh. Oo. Si Lula daw ano, nagsusuka tapos may lagnat. Ano sa titurog na nga yung kukulawaga? Hindi. Mamaya na lang pag ano, nasa balay mo lang ako. Kung kayo po kanina raon, sabi lang niyo ako. Dalo mo lang ako pukawon. Kaya ito lang dito ang sakayan. Hindi nga dapat sila katurugan. Pagbantayan. Kayo na pa nagsuka? Tapos na. Video ay malangani. Malangani. Pag nag-ubos siya, nakasuka siya. Sa plema, da? Magkinaang. Sa plema. Hindi ko naman yung papahiwag siya. Pag di magsigna, diri ka mudot-dot na. Ano talaga niya, nang pinit. Nakaanuhan ako, may edad na. Gurang na baga. Wala pa si ikaw. Richard, dito sa Manila. Nagpadaraman si Richard? Nagpapadaraman siya. Okay, nakaka-chat ko ito. Masyete niya yung 22. Ayan niya. Ayan niya ako? Oo. Ayan. Sabihan na lang niya ako pag ano, pag...
Kay po handa raon ta. Ayan. Ito yung bahay ni Lola ko rin, lumang bahay na to talaga. Maliit pa ako ganito na to. Oo. Sabihan niya ako, balay. So yan mga kabulan partners, vloggers, ayan. So nandito pandang kila Lola ko rin. Kasi dapat kanina nagka-emergency, dadalhin siya sa Pawa Hospital. Ngayon, medyo buhaba ng lagnat at natulog na yung matanda, si Lola ko rin. So sabi ko, i-monitor na lang hanggang bukas kung dadalhin o kaya kahit anong oras mamaya, gisingin na ako sa bahay para dalhin dun sa ano, kasi walang ibang masakyan. Pinapamonitor na lang natin. Tulog yung ano, tulog si Lola ko rin. Medyo sumama kasi ang pakiramdam niya kanina, suka ng suka. Tsaka ano, imagine 92 years old na pala siya. Ayan. Siya yung ano, lula ng isa kong kaibigan, nasa Maynila naman. Nagpapadala naman daw. Pero yun, gusto ko lang ano, i-vlog to kasi baka naman sa mga makakanood nitong video, ayun, may dumating na blessing kay Lola ko rin kasi matanda na siya, ang gasiga sa kanya yung kanyang isang apo. So ang kasama niya lang dito yung kanyang ano, apo na si Baunoy. Lagi niyang kasama dito sa kanyang munting bahay. Yung bahay niya medyo luma na talaga yun. Dati pa yun, elementary pa lang ako, ganun na yun. Medyo may hagdan. Ngayon medyo marupok na. Tingnan ko kanina. Yo, ano lang ako, busy lang kaya yun. Hindi ako masyadong napaparito. Yun nga. Busy talaga ako. Kaya sabi ko, i-vlog ko na rin to kasi yung makakapanood nitong aking video. Sana may maano tayo, matusok na damdamin at mabigyan ng konting blessing si Lola ko rin. Kasi ang inaasahan niya na lang ay si Padre Richard, yung kanyang apo na nasa Manila. Isang construction worker din dun sa Manila. Magkao lang naman lang siya sahod nun. Ayan. So bukas antayin ko. Punta ko dito maaga pa bukas sa tingnan ko sitwasyon. Pero mag-aantay ako mamaya kung anong sitwasyon. Kasi sabi ko nga, i-monitor na lang yung matanda, yung pasyente na dapat dalhin sa ospital. Pero natulog na at nakainom na ng gamot, medyo bumaba na ang lagnat. So yung kasama ko ngayon si Manoy Goto. Siya yung isa sa mga nagtitingin-tingin kay Lola ko rin, kapitbahay. Salamat sa ano, mga manonood nitong video at yun, sa mga bibigay ng tulong kay Lola ko rin, open po. So yan, hindi rin po natin makausap si Lola ko rin. Gusto ko siyang kausapin kaso hindi ko na po siya ginising kasi yun nga. Medyo mahimbing na po yung tulog niya. Sa wakas, ano, hindi naman na mataas ng lagyat na bumaba na rin kasi nakainom ng gamot. So, ante-ente lang natin, i-monitor si Lola ko rin. Sana gumanda ng pakiramdam niya. Basta andito lang ako, sabi ko sa kanila, anytime, pwede akong gisingin sa bahay kung kailangan ng ano, sasakyan papunta dun sa hospital. So, yun na nga. Mga ka-partners, mga ka-bulan vloggers, ayan mga ka-pubinsya. So, pauwi na ako ngayon, naglalakad lang ako. Medyo malapit lang naman sa amin. Basta mag-aantay ako, sinabihan ko naman sila doon na anytime ako pwedeng gisingin para kay Lola ko rin. Ayan, si Lola ko rin, ano, Lola din naman namin yan. Ayan. Kasi, ayun, natisod ako. Kung elementary talaga, yung bahay nila, ganun na talaga yun. Hindi naman ay ipaayos na kasi yun nga. Medyo kapos din sila. Ayan. Yung kanyang anak na si Chualan, matagal na panahon na pumanaw. Kaya nag-aasikaso na lang doon, sabi ko nga si Richard, yung isa kong kumpare, na nasa Manila din. Siya yung susuporta doon, nagpapadala. Kung ano yung sobra sa kanya. Ayan. So, antayin na lang natin. Sana, ano, gumaling si Lola ko rin. Ayan. So, mag-aantay na lang ako. Ano na ngayon? 10:30 na ang oras. So, nag-charge ako kanina, ikot-ikot ako, naglakad-lakad, buti na lang, yun, sabi ko nga, hiningi ng pagkakataon na mapunta ako dun. Kasi wala nang masakyan, available na tricycle. So, ayan. Antayin ko na lang. At sana, gumaling na siya. We'll be right back.